Good morning po sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-OFW at mga nandito sa Pilipinas. Di naman lingid sa kaalaman natin na panahon ngayon, nagmamahalan na ang mga bilihin. Sa video po na ito, ipapakita ko lang kung ano yung mga pwedeng paraan para mabawasan yung mga gastusin natin sa pang-araw-araw. Gaya ng mga pangunahing kailangan natin. Yung topic ko po ngayon ay backyard chickens at free eggs everyday. Yun po. Yun po yung aking naisip kasi. Angkop siya dun sa panahon natin ngayon na nagmamahala na yung mga bilhin. Speaking of chicken at egg, ito yung mga pangunahing pangailangan natin na tumataas ang presyo. Sa chicken meat, di ba? Tayong mga Pinoy, marami tayong paboritong luto sa manok. Siyempre, isa na dyan yung paborito ng anak ko na fried chicken. Chicken adobo, chicken curry, chicken tinola at marami pang iba. Marami pang iba. Sa itlog naman, madalas dito sa atin, sa Pilipinas, sa almusal, di mawawala ang itlog. Mayroong fried egg, scrambled egg, or binating itlog at marami pang iba. So, ngayon, naisip ko na para makatipid sa mga, kunyari, sa mga bilihin, naisip ko mag-alaga ng manok. So, ito yung napili kong breed ng manok, yung kaber. Ito yung kaber na to, nagbibigay sa akin ng itlog araw-araw. Yun. Libre na yung almusal namin kasi, itlog na araw-araw. Ano nga ba yung kaber chicken? Kapaliwanag ko po ngayon yung lahi ng chicken na ito na nalagaan ko. Ang kaber chicken ay mula sa Middle East. Kaber sa Arabic, ibig sabihin large o yung large chicken. Yung chicken na ito pwede pang backyard, pwede rin pang negosyo. Sasabihin ko yung ano nga ba yung mga advantages sa pag-alaga ng kaber chicken. Una, superior for meat conversion. Dahil mabilis lumaki, sa 6 months lang, tumitimbang na ng mga halos 3 hanggang 5 kilo. Pangalawa, hindi sila ganong sakitin. At nakakaiwas din sa heat stress. Diba, dati dito kasi nung tag-ulan, nagkaroon ng virus dito na kumalat. Yung lahat ng mga manok ng kapitbahay namin, nawala lahat. Nagkasakit, nalalaglag na lang ng pusa dahil sa sipon. Pero itong manok na ito, kahit isa, wala man lang, hindi man lang nagkasakit. Kaya ito yung napi na mas magandang alagaan. Pangatlo, parehas sa native yung lasa ng manok na ito. Yung karne, pinagkaiba lang nila ito, mas malaki. Pag nagkatay ka ng isa, mas maraming karning na ipoproduce niya kumpara dun sa native chicken natin. So, pang-apat, pag nag-crossbreed ka, kunyari nito sa male na kaber, ito, tapos yung native na chicken, yun, lumipad. Native chicken. Bali, yung lalabas na anak nila, mas lamang yung karakteristik ng kaber. Ibig sabihin, mas malaki pa rin siya. Kahit i-crossbreed mo siya dun sa maliit na native chicken natin. So, panglima, yung sa feeds niya. Ito, pakunti-kunti lang yung binibigay kong feeds. Kasi, yung kaber kasi may mga karakteristik siya na kapag kunyari nagugutom, pusa siya naghahanap ng pagkain nila. Gaya din ng native chicken natin. Pusa siyang naghahanap sila ng pagkain. Basta i-range lang sila ng i-range lang. Yung hindi naman ganong malayo kasi yung sa paligid lang. Tapos nakaka-survive siya sa sarili nila. Tapos pang-anim sa egg production. Itong kaber chicken ko na nga to, nakaka-produce sila ng nakaka-produce sila ng 5 to 6 eggs per week.
Ibig sabihin sa 7 days a week, mga 5 to 6 days sila manging itlog. Yan. So yan yung nakuha kong itlog sa kanila. Sa mga ano, kung paano sila alagaan naman, pag-aalaga ng cover chicken, gaya nga nung nasabi ko nung una, parehas sa pag-aalaga ng native chicken natin, di ba? Parang i-range mo lang siya, bigyan mo lang siya ng konting pagkain, tapos sila na yung maghanap ng sarili nila. Sa tao, hindi sila gaanong mailap, gaya ng ibang native chicken na pag nilapitan mo, tatakbo, kung saan-saan may itlog, sila ito pag may gawang kang, kumuha kang pugad, gumawa kang kubo nila, dun sila mismo punta. Tapos pwede mo silang hawak-hawakan. Sa paglil, sa ano, sa female cover, sa babae, so ito, nasa 6 months na siya. Bali, nangitlog na siya ng mga 1 month. Kasi kapag ano, 5 to 6 and a half months kasi sila mangingitlog yan. So, yan. Sa paglilimlim, hindi sila gaanong naglilimlim, bihira lang. Kaya ginawa ko noon, kumuha ako ng native na chicken talaga yung naglilimlim. Tapos pag nangitlog yon, pinapalitan ko yung itlog niya ng itlog ng kaber para pag napisa, kaber yung magiging kalalabasan. Pero sa gustong magparami na mabilisan, pwede kayong kumuha ng incubator nyo. Yun, pwede po yung incubator para mas marami kayo may produce na chicken. After 6 months, marami kayong makakatay. Pero ito lang kasi sa akin, pang backyard lang kasi ito eh. Yung kailangan ko lang dito, itlog. Tapos kung gusto kong magkatay, kailangan ko gusto ng karne, magkakatay ako. So marami na rin akong nakatay dito eh. Marami na rin. Sa itlog naman, araw-araw, alasawa na kami sa itlog. Pero pwede mo lang naman siyang ibenta yung mga kapitbahay namin. Kapag naghanap ng itlog, o tatanungin nila kung may itlog ka ba dyan, sobra, yan, bibenta namin. Benta ko lang siya kasi mga 5 pesos lang, 1 piraso, medium size po yun. So, yun po. Sa mga ano po, sa mga kababayan natin dyan na gustong, ambawa, nasa OFW kayo, tapos pag dating nyo dito sa Pilipinas, gusto nyo may maisip kayong ano, negosyo, di kaya pansarili, gaya nito. Mas maganda itong backyard chicken. Kumbaga, maliit lang yung space nyo, gaya sa akin. Kasi sa akin ito, mga, yung space ko sa nasa 150 square meters lang nabili ko nung nasa Taiwan pa ako. Doon, pag uwi ko, hindi pa ako bumalik kasi nagkapay ng trabaho dito. So, para, syempre, namamahal yung mga bilihin natin dito, para makakat ng cost sa, ano ba, sa almusal, umaga, pag gising mo, pupunta kang tindahan, bibili kang itlog, magkano yung large size ng itlog? 7 pesos. So ngayon, pag gising ko, punta lang ako sa pugad nila, kukuha lang ako ng itlog. Pag uwi ko sa bahay, may ano na ako, may ulam na ako. Tapos sakali namang ano, gusto mong magkatay, pili ka lang ng medyo mataba-taba na chicken mo, pwede ka nang magkatay. So yun po. Ito ko yung pinakauna kong ginawang video kasi syempre gusto ko ring share sa mga kababayan natin na gusto kong mag-alaga ng free range chicken. So kung may mga gusto kayong kung wala pa kayong naisip na lahi na breed, pero ito yung suggestion ko, cabal chicken, pang backyard, pwede siyang pang negosyo. Salamat po. Dito lang siguro yung video ko. So sa mga gusto pa pong maka rinig o makakita ng video na kumbaga kung anong mga paraan na makakatay ng cost sa gastusin natin sa pang-araw-araw. Makakatipid ba tayo ganyan? So support na lang po yung channel ko. Subscribe na lang po, tapos like. Sa mga gustong mag-comment yan, may mga tanong po kayo kung paano po tungkol sa pag-aalaga. Yun, marami pa po tayong pwede maging topic. So, yan, may mga ano pa tayo. Kasi marami naman kasi pwedeng paraan para makatipid tayo. Lalo na ngayon, panahon ngayon talaga, sobrang mahal ang bilihin. Yan, di naman natin masising gobyerno kasi ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila.
Kaya maraming salamat po sa mga kababayan natin, mga OFW na diyan sa ibang bansa. Ingat po kayo diyan. Sana po pag-uwi niyo ng Pilipinas. Ganun po, may natutunan niyo sa video kung ano man, kung meron man. Yun po.